kinig ka, char. Meron akong munting regalo. Ayan na nga, eto na, we are back on Kapamilya Online Live at pinag-uusapan namin itong plastic contraption na pinaghirapan ng mga housemates para sa special surprise ni Kuya kay Andrea. Okay, iibahin ko lang ano, in just a bit kasi syempre malalaman na natin kung sino ang latest evictee sa bahay ni Kuya na sasama na kina Justin at Russo dito sa outside world. At alam natin na kapag katapos ng eviction, agad-agad nomination. Okay? So this is off script. Gusto kong kunin ang inyong pulsong dalawa. Sino sa tingin ninyo, ha? You can give 1, 2, or 3 names sa tingin ninyo manonominate pagdating ng nomination night pagkatapos ng eviction na to. Oh my God. Based sa nangyari this week, sa weekly tasks, sa mga usapan, sa mga issue, you can give names, syempre including ng mga nominado kasi hindi pa rin naman natin alam kung sino ang evictee tonight. Right now, I feel like pwedeng man-nominate si Chiron for reasons na ano, kasi diba it's a cycling task and kumbaga, he's the one who took the lead. He took point doon sa task. And of course, they lost. Alam mo, even if they lose, you know, it's okay, let's not blame anybody, etc., etc. Deep down, may ano yan eh. Remember nung task doon sa jump rope, nasa talo yung team ni Kyra, she got nominated, di ba? And she was the leader. Laging ganyan eh, kapag kayo yung leader and then nag-fail, it can always backfire. Tapos, I think, Kyra can also be nominated kasi parang may nakita ako when I was watching the episodes, parang naging emotional sila at some point about yung sa pagbabike. So I think maybe that can also trigger her nomination, but then again, I'm not really sure. So far si Kyra at si Kyra na nakita kong pwedeng ma-nominate this week. I'm not yet sure of my third and my fourth, but maybe Russo has some ideas. Ikaw, Russo, sa tingin mo. Kasi mahirap talaga magbigay ng rason, no, as a housemate. Talaga, sobrang hirap. So, minsan hahanap ka na lang ng mga reasons. So, ikaw, Russo, yeah. Sa tingin mo. So, para sa akin, ho, is yung gaya ho nakikita natin sa mga points ng mga binibigay ng mga housemates. Andun sila, nangunguna sila Chris Mar, sila Mika, and si Aizel. Siguro sa ngayon, gaya ng sinabi ni Justin, yung task leaders. Yung task leaders ngayon kasi si Ate Alisa at saka si Looper. So siguro gaya ho ng sinabi ko kanina na yung planning, hindi masyadong napag-uusapan about sa roadblocks. And doon sila mas nadidistract. Hindi nila masyado naaayos kung sino yung gagawa, paano nila gagawin, ilang oras lang nila gagawin, kailangan ba nila magmadali. Kasi na-experience ko po yung ganun, na dapat magmadali kami. So, yun po. Kung ano man yung haharapin nila sa roadblock na yun, kailangan nila maging matapang na harapin yun for the weekly task. Yes. So, ang nominees mo, Russo, si Leo at Alyssa, correct? If I heard you right. Sila ang feeling mo na nominee, Russo and Alyssa. Alyssa. Yeah, siguro kung bubutohin yung mga housemates. Kung diba? Yun ang magiging parang some sort of reason. Actually, yun talaga na nakita naman natin even nung si Kobe ang kinailangan mag-share ng kanyang 2 points at 1 point sa harap ng madaming tao. Grabe yung iyak niya. And may mga nagsasabi nung time na yun, uy, grabe naman yung iyak ni Justin. Can you explain that? Grabe daw yung iyak ni Kobe nung sinabi niya sa lahat yung 2 points at 1 point niya. Doon sa mga na-OOA yan, sa pag-iyak dito sa mga task na ganito, paki-explain why you think ganun na lang ka-emotional sa loob ng bahay. Kobe is really like that, you guys. Madali siya when it comes to the people he loves. Very sensitive talaga si Kobe. Madali siya ma-petal when it comes to that. So I'm not really surprised na nangyari. And of course, nomination is really part of the process. It's very difficult talaga kasi syempre you give points. Kasi basically, you give points kasi gusto. Hello Philippines and hello world! Thank you for watching Pinoy Big Brother! Stay connected and don't forget to subscribe to Pinoy Big Brother YouTube channel para maging updated sa latest happenings sa loob at labas ng bahay ni Kuya. And don't forget to like, comment, and share this video.